So, yung gagawin natin ngayong gabi, guys, magre-replant tayo ng lemongrass. Usually, gabi ako nagre-replant kasi mainit nga dito sa UAE. Then, itong item na to, itong isang pot na to, na-replant ko na siya. Ayan. So, ganito yung gagawin natin sa ibang mga pots. We have two pots here. So, lalagyan natin siya ng lemongrass. Kasi hindi na ito masyadong lumalago. Kasi nga, masyado na siyang secluded yung area niya. So, kung ganito siya, mas may chance siya na lumago. Like for this, example na itong niriplant ko na ito before. Tapos nilagyan ko siya ng ng maraming lupa. Tanggalin natin mamaya yung mga dried leaves. So ayan na siya. Lumago na siya. In a few weeks. Yan. Ganyan na siya kalago. So ganito din ang mangyayari dito. So kailangan nating maging ganito yung ating lemongrass. Yan. Maganda kasi ang lemongrass pag nagluluto, guys. Especially pag may mga sabaw. So, i-replant natin dito ngayon sa dalawang pots. Or more. Kasi I have more pots. Yung soil neto is na-prepare ko na siya 1 week ahead. Kaya yung ilalim neto mabasa-basa na. So we will dug a hole enough para ma-cover up yung So I have already here yung part ng since kung mapapansin nyo, ang dami niyang stems dito. And part ng stems niya is already dead. Hindi na to mag-prosper. So tanggalin natin. So, ito yung ating itatanim. As you can see, ang dami niyang mga shoots dito. Ayan. Para makapag roots talaga siya ng maganda. So, ito yung tatanim natin dito. So, lalagyan natin ito ng black soil doon sa gilid niya. Soil natin. Ito yung pinakabitamin na ng lupa. Yan, unti-unti natin i-fill yung mga lupa na nandoon sa kanya. Mamaya, didiligan natin siya tapos ilalagay natin siya shady area until makarecover yung ating plant. So, ganito na lang siya. Ganyan na siya, guys. See? Ang dami nating marireplant. Look, hindi, ang dami ng mga napagkuha na namin before. Nakinakat lang kasi namin yung stem niya. Tapos nag-grow ulit siya. Kaya ganyan, nakikita niyo siya na nagkakaroon ng another shoots.
natin itong i-ano. Laglang ulit tayo ng hole. Yung aking stress reliever dito after work o pag wala akong ginagawa, nagpa-planting ako. We have tomatoes. Ngayon ang pre-prepare ko ng mga pula is yung mga peppers kasi masarap yun sa tinola. So ito guys, na-replant na natin. So lalagyan na lang natin to ng tubig, water na lang natin yung ano niya para may enough siyang ano strength sa buong ano 3 days. Every 3 days natin to didiligan para hindi siya ano ma-dehydrate. Kasi puno naman na ng tubig yung ilalim nito. So enough lang siya. Ito lang gusto ng mga ano ng mga lemongrass kapag naka-recover na sila is iput sa sunny area kasi doon sila masigit na nag-grow. Gusto nila yung ano yung sunny place. Ayaw nila ng shaded. Yung walang araw kaya hindi sila masyadong nag-grow. Pero for the meantime, i-keep muna natin yung ating lemongrass sa shaded area para makarecover lang siya. So, ito na guys, ang ating replanted na lemongrass. Itong natitira na to, i-replant na lang natin ulit siya para dumami pa. Kasi I think we can make more like 4 pots pa para dumami yung ating lemongrass. Ang ginagawa kasi namin guys, nitong lemongrass na to, ginagawa namin siyang tea. Binuboil namin yung leaves niya or probably yung kasama yung stem. Pero yung leaves kasi nandun yung aroma eh. So binuboil namin yon, then pag natapos siyang i-boil, i-cold lang siya. Pwede niyang i-store sa fridge kung hindi niya siya maubos. Maganda kasi itong pang detox pero not necessarily na ito talaga yung iinumin niyo for the entire week. Maganda ito inumin twice in a week lang ganyan. Para lang ano ma-detox yung katawan natin and then kung meron kayong high blood or mataas ang cholesterol level ninyo, ito inumin nyo. Maganda siya sa katawan. Ayan. So we have 3 pots here na natapos na nating i-replant. Ito actually guys yung nagawa natin. So out of 1 pot lang kanina, so nakapag-replant tayo ng 3. Pero yung kabuuan na replant natin sa mga pots is 9 pots po yung ating nagawa.
So, madami-dami ito pag ito ay lumago. May enough tayong supply ng tanglad or lemongrass na hindi na kailangan bumili pa sa market. And that's all for today's vlog, guys. Maraming salamat sa panonood. Keep planting, mga kapatid, sa inyong mga bakuran. God bless everyone.